Isang magandang umaga pong muli ang aking pagbabalik sa inyo at pagsisiwalat ng lahat ng kaganapan na nagaganap dito sa atin sa daigdig. Ang lahat po na ito ay hindi ko kagustuhan. Tunay lang pong inaaba ako, tinatawagan ako para po kayo ay may malaman sa mga taong naniniwala. Ang aking po ngayon tatalakayin ay tungkol po sa tubig sa baga, tubig sa atay, na ang ibig sabihin kung sa atay, bato sa atay, yan po ay tubig lang din. Nagkakaroon po ng gaitlog sa atay. Kaya po ang lahat na ito ay tunay na makasaysayan sa araw na ito, na August 13. Ang aking pong pagkatok sa inyong mga tahanan ay isa pong mariing pagalang at pagbati para po maintindihan ninyo na kayo po, kung sakalit darating ang karamdamang ito, ay mapag-iingatan niyo. Sa kabila po ng aking pagsisikap, kung kayo po ay may katanungan, ako po ay 80 years old na, na ako po ay nanggagamot na sa loob na po ng 36 years, pero 1985 po until now. Pero bago pa man po ako mabigyan ng tunay na gawad na bendisyon ng Panginoon, noon pong 1985, kaya po doon ko binibilang. Kaya po pampihira ang aking naabot na edad sa 80 anyos. Marahil po isang katakataka para sa inyo na ako po inutusan lamang ng Panginoon para manggamot. Ang una pong pasimula ng aking buhay, ako po, kung sakali ba't sinisiwalat ko sa inyo sa tweet-tweet na, kailangan pong malaman ninyo kung ano ang pinagmula ng isang mother pa rin. Ako po ay binurol ng 4 na gabi at 5 araw. Pagkatapos po dito, nakita ko po, at naganap na lahat na ako po, kung narinig nyo as mother pa rin na 15 beses ipinako sa krus na ipinakikita ko po sa inyo, ayan po, nakalibing 15 beses ako. Sa kabila po ng lahat na yan, yan po lahat na yan, aking ilinapang, aking pong pinagtisan para po, wala po akong intensyon. Kaya lang po, ang lagi po sinasabi, Panginoon, hindi ko alam ang aking mga ginagawa. Alam ko po na kayo ang susundin ko. Huwag mo po akong pabayaang maligwa. Kasi po, wala po akong nalalaman sa aking mga ginagawa. Kaya ibabalita ko sa inyo mga kapatid, lalo nang ako ipako, lilinga-linga ako, hindi ko malaman kung ano tama at mali. Pero sa kabila po ng lahat, nung pong kapanahon na nila Noel de Castro, talaga po umuulan ng tao dito sa aming lugar. Sa pamamagitan po ng aking kaprasong pagsisino pagpagtitiyaga, katipiran, naipundar ko po ang lahat na ito. Kaya kung sakali man po at kayo may katanungan, kaya nga po, heto na ako ngayon. Nasa last degree na po ang aking buhay. Ako po, nagagalak na magbalita sa inyo. Pagmasdan niyo po ang aking itsura. Ako po, nakangiti sa inyo na kung ano po ang hiyahatol sa akin ng Diyos, tanggap ko. Pero, naramdaman ko po ngayon na talagang maiksi na ang kandila ko. Kaya kung ito man po mga pangungusap ko na ito ay nililipat ko sa inyo, sana po kapulutan ng mga new generation. Ala nang magbabalita sa inyo as mother pa rin na ganito. Kasi kaya lang ako nakapagbabalita, napakatagal na ng pondo ko. Kumbaga sa pag-aaral, masyado na akong dalubhasa sa pakikiharap sa lahat ng tao. Kung ako po, eto sa inyo, eto po ang aking buong kapaligiran, ang aking nagawa, ang aking pinasan. Kaya po kung sakali man at aking magpapaliwanag sa inyo, ang ating pong mahigpit na tatalakay ngayon ay tubig sa baga, sa dalawang tubo, sa puso, sa tuhod, sa mayoma at marami pang iba. Sa bagay po, wag po kayong halimbawa mo na ako'y nangungusap. Sana po'y mapagtiyagaan nyo. Kasi po, sa unti-unti nyo pakikinig, may matututuhan kayo. Lalo-lalo na po sa mayoma. Napakadelikado po itong aramdaman nito. Oras po na kayo'y naoperahan sa mayoma. Delikado na po ang dalawang susi nyo. Kasi po, yan, ganyan po opposite yan. Ganyan po ang labas niyan. Kapag po hindi na nakahangin itong mayoma ninyo, todas na po ang kamyak ng suso niyo, syempre po, magpapa-opera po kayo. Sa kabila po ng lahat, kung sakali man ako at muling-mulit nagbabalik ng pagpaliwanag sa inyo, kinakailangan po na kung ano po ang tatalakayin natin, ito po ang dapat ninyong pakinggan. Kasi po, araw-araw po, idinidikta sa akin yan. Kagaya po kagabi, hindi po ako pinatulog. Tinanggap ko po lahat, ako po siyensiya. Kasi itanong niyo po, hindi naman po ako nag-aaral, wala po ako narating. Pero pag pag-uusapan ng karamdaman, makita ko pa lamang po ang tao dito.
alam ko na. At saka po ako, may mga ginagamit po ako na mga senyas. Kapag po sa baga, kapag po sa puso, kapag po sa ugat, kapag po naman sa kolon, kapag po naman dito sa abdo, may mga direction po sa akin. Kapag naman po sa bato, ayan po, nasusuri ko po yan sa pampanggitan na dupo. Pag naman sinabi po sa prostate, pero ako po ay nagagalak magbalita sa mga minamahal kong kalalakihan dahil ako po ay lalaki rin. Kasi po ipinagkaloob sa akin ng Diyos ang panggagamot na pangkalusugan ng buong pangkalalakihan sa maraming taong nagdaan. Kaya po kung sakaling man akin ang gagamot, bali wala po sa akin yan. Kasi po kayong mga 60, 70, 80, nawawala po yan. Nagiging muscle, nagiging daliri, nawawala po. Nahirap ang mihi, nariyan po lahat. Kaya kung sakali man po na tatalakayin ko sa araw at oras na ito, wala po kayong magagawa. Kasi po ang bibig ko, binubuksan ko lang po yan. Sunod-sunod po yung binibigay sa akin na para bagang nakakomputer. Ipaghalimbawa mo po, pag sinuri po kayo sa mayawa, eto na po yan. Ang pinagsisimulan po ng mayawa sa karamihan, yung po bang mga babae hindi lumalabas ang similya. Pero yan po, kung wala man kayong asawa, may paraan din po yan. Sa pamamagitan po ng aking nakalagay dito sa mesa na ito, may paraan yan. At magbuklat po kayo ng Facebook, may matututuhan kayo. Kaya nga po ako nagkakaganito, ang nais ko po'y makinabang ang buong naniniwala. Kasi po, ang naganap po sa akin, sa inyo, para kayong may lolang mother pa rin, na taga Bulacan. At kung itatanong niyo po kung saan si mother pa rin, Barangay Tabigi Ginto, Bulacan, St. Joseph Chapel, ang Parubi Santos as mother pa rin. Kaya ako po ay nagagalak na malaman nyo ang pinasimulan ng paggamot ninyo para sa inyong mga pamipamilya. Kapag po natutuhan nyo ito, hindi na po kayo masyadong mababahala kung may mga dumadating man sa inyong karimbadaman na paghalimbawa mo, dumudugo ang tenga, dumudugo ang kabiyak ng ilong, dumudugo ang kabiyak ng mata, tumatain ng dugo, umiihi ng dugo. Diyan po, diyan, iyan na nga po ang tatalakayin ko araw-araw. Pero po sa araw nito, may mariimpong katanungan ang Diyos sa tao. Isasalit ko na rin po dito, sana po sa buong kapuluan, maunawaan niyo po ako sa singit, bigay ng Diyos, huwag niyo pong bibigyan ng kamalian. May mariimpong nakapaloob sa mensahe sa vaccine. Ang tanong po ng makaramihan na nagpupunta dito, wala po akong magagawa dahil tinatanong lang po nila. Ito daw po bang vaccine? May bayan. Kaya kung ito man po, maririnig ng karamihan. Marami pong nagtatanong yan. Para po tayong lahat may maingatan. Pangalawa, may tanong po ang marami. Bakit daw po iba-ibang uri ang tinuturo na vaccine? Yan po ay tanong din ng mga tao na ako po humaharap sa inyo. Nagli-leader lang po ako. Huwag po kayo magdudulot na anumang alindog na hatol sa akin. Kaya po ang tama, hindi na po babatiin yan. Kapag po may mali, tandaan nyo, babatiin po yan lang kasi nga may mali. Ngayon, dito po sa aking kaprasong nasa lise, nabigay kaloob ng Diyos. Pag-aralan niyo pong mabuti yan. Pasalamatan po natin, mga kababayan kong minamahal. Merong isang mother na natatanong. Ngayon, kung medyo tayo magkakamali, hindi tayo gagawa ng kamalian. Kasi po yan, isinisiwalat lang po. Kaya kung ako man po, sa kabila ng aking pagsiservisyo dito sa St. Joseph Chapel, lugar ng Bulacan. Ako po isang Bulakenya, tubong malis. Pero po ngayon, ang aking po mariing paliwanag. Kaya ako po idinidikta lahat ang aking mga sinasabi para po maintindihan. Hindi po tayo sige-sige lang. Ganun po mula po puno hanggang dulo, hanggang barangay, hanggang sa nagwawalis ng karsada, ating pong pangangalagaan yan. Kaya nga po, dapat natin tulungan, mahalin, lalong-lalo po yung walang kakayanan. Kaya nga po ako ngayon, nagli-leader sa inyo na huwag niyo naman bibigyan ng masamang panukala. Kaya po, aking pong tatalakayin ngayon,
e tungkol sa tubig sa baga. Palakpakan niyo mga kasama. Isip niyo. Lakas niyo. Lakas niyo ka po yung parang ginagabusal. Okay. Salamat. Heto na po ang aking bigay paliwanag. Ang ating po palang pinagmumulan ng lahat ng tubig sa baga. Ito po pala yung nagmumulan lahat dito sa ating bibig. Kaya, kapag kulang kayo sa tubig, ayan ang ubo ng kulang sa tubig. Ang kulang, ibig sabihin niya, kulang sa energy na dumadaploy sa buong katawan, sa buong ugat, kumbaga sa halaman. Palakpakan niyo yung mga kasama. Kaya ngayon po, ang aking mga mariing mga sinasabi, kapag po narinig nyo ang aking paliwanag, marami po kayong matututuhan. Ito. Number two po, inormal ang tubig na kailangan ng isang tao sa maghapong gagampanan. Kasi ang dinidestroy po nito yun, sa dumi, pagkulang sa tubig, hindi madumi ang tao. Kulang sa tubig, hindi maihi, dinabalisosaw. Hindi maihi, nabubuo yung bakterya sa loob ng katawan, kaya nangangati, naroroon ang mga sugat-sugat, sumasakit ang balakang. Ngayon, ang gagawin ninyo mga kapatid, uminom kayo ng sukdulang, ayos lang sa inom ng tubig. Kung kayo'y naihi, uminom agad kayo ng tubig para yung mga bakterya ninyo makalalabas na doon. Iyan ang number one sa bato. Hindi kinakailangan na kung ano-ano. Yan langis at saka yan sa bato, ito ang kailangan, tubig. Kaya ngayon, kayo may mga sakit sa bato, mag-stack na kayo ng tubig. Subukan niyo yung sinasabi ni Mother Parin. O, ngayon sa kabila ng aking paliwanag, napakaganda ng aking tinatalakay. Ha? Kapag kulang kayo, pagka nakakaroon kayo ng tubig sa baga, eto. Eto ang tubig sa baga. Eto. Eto. Eto po ang tubig sa baga. Eto. Ito ang sa puso. Left. Ito. Kapag ito ay napuno, saan ang galing ang tubig? Dito sa sentro ng lamunan. Kumbaga sa plakistaan, nalulunod. Ngayon, pag kayo na ay naanuhan dito, nagkaroon kayo ng problema, delikado na kayo. Kaya ito, pwede kayong magsangguni sa akin. May sakit sa tubig sa baga, may sa mayoma o sa marami pang iba. Ngayon, hindi ko pinagkakaila sa inyo ang aking cellphone number. Eto, hindi ko naman sinabi sa inyo na ako'y guluhin nyo dito sa aking pananahimik. Dahil ang gusto ko'y buhay na katahimikan. Eto ang number, eto ang aking cellphone number. Kung ano ang mapipili nyo dito, tawagan nyo at may sasagot. Kaya bumabati ako sa kanya-kanyang tahanan. Kasi po, yung aking pong number sa Facebook, hindi po tumitinag yun. Hindi ko po ginagalaw yun. Hindi po nakakanti yun. Hindi po nahi po kahit sino. Kaya po ngayon, gumawa na po ako sa August 13 na para sa mamamayang Pilipino na magsasangguni. Ang ating po tinatalakay sa ngayon ay tungkol sa tubig sa baga. Ganon din po sa mayoma. Kapag po nawalan po ng hangin na papunta dito sa mayoma, konektado rin po yan sa paghinga. Ano po nagaganap? Gaganyan po. Hindi po makahinga. Hindi po pwedeng kuyumin lang ganyan. Iyan po, tumataas lamang ang uterus na didestroy na babago. Saka gagalaw. At saka po, marahil talagang ganun, sakit na nga po yun. Kaya po ngayon, ang ating pong tatalakayin ay ang tubig sa baga. Tubig sa atay. Kapag po tubig sa atay, kapag po kayo umino ng tubig, huwag po kayo agad hihiga. Palakpakan niyo mga kapatid. Kinakailangan po na ibibigyan natin man ng 30 minutes bago tayo humiga para po maiwasan natin. Kapatid rin po ito ng tubig sa tuhod. Kapag naman po ang tubig ay pumunta sa tuhod, ano po yun? Haharinggilyahin. Ang gastos around kulang 1 million sa ibang bansa pa. Ha? 750,000 eh yung iba pang mga gagamitin. Kaya mga kapatid, ang aking sasabihin sa inyo para hindi kayo magkaroon ng tubig sa tuhod, kung pag humiga kayo, ha?
Kung ano ang label ng unan dito sa ulo, ganun din ang label ng tuhod ninyo. Timbang. Para ang tubig, ang daloy, para pitak na plansyado, parehas ang tubig. Kaya ngayon, mga kapatid, maglalaylo kayo. Huwag sumakit lang ang dibdib nyo. Sinabing ganun rin ganun. At ngayon ko rin natuklas, kapag pala kulang sa tubig, mga kapatid, yung pinakatubo na kumbaga sa halaman, ha, baging ng katawan ng tao. Pag natutuyo yung bakterya na nasasagap natin, natutuyo, nakukulang na tubig, hindi na kalalabas yung bula ng ating laway, problema. Kaya kung wari mo, kayo ay nasa office o nasaan man, pag kayo iubo, ilalabas niyan para hindi maipon, para hindi mamuo. Diba? Pagkaraan niya na natumbok yan, ano gagawin sa inyo? Ikeke mo. Papatayin yung mga bakterya sa loob. Todas na tayo. Kaya ang mother pa rin, nagsisikap para matutuhan nyo ang lahat ng bagay. Kaya ang ating talakay sa araw at oras na ito, tungkol sa tubig sa baga, tubig sa atay, tubig din sa mayoma, may pamamaraan po ako diyang ginagawa. Kaya kung sakali man po napalundag-lundag ang aking paliwanag, heto po ang ginagamit ko sa mayoma. Heto. Lalagyan po ito ng tubig na ganyan na kulo. Bagong paligo. Inom ng tubig na isang baso hanggang dalawa. Kasi pag natapat na kayo dito, hindi kayo pwedeng uminom ng tubig. Kasi ang nakukuha nitong cobalt na ito, mga kapatid, ha? Pulmonary, sa ubo, lahat, hanggang spinal nyo. Ito ang timbang na upo ninyo sa arinola na ito. Lalagyan nyo po ng kalamansi, sampo, pipigain nyo. At saka po gagayat kayo ng sampo, pag po mabigat ang karamdaman, sampuin ninyo. Tatalab na po sa buong katawan nyo yun. Sa mga may pulmonary, mananariwa ang inyong problema. Lalagyan nyo rin po ng Bix at lalagyan nyo ng konting asin. Pero po, hindi kayo maliligo kinabukasan. Kaya pag kayo ay gugusar, maliligo na muna kayo, mga kapatid. Ipapaliwanag po sa inyo na kapag ginamitan nyo ng tubig na kulo, ito, kulo itong tubig nito, eh delikado, mapapasa kayo, lalo kayong magkakasakit sa baga. Kaya po, ngayong umaga, ang ating pong ginagamit na panggagamot, ang ating pong lahat na pinag-uusapan, narito ng lahat. Lalo-lalo na po sa colon cancer. Kaya po nagkakaroon ng colon cancer, kulang din na naman sa tubig. Nagiging cake po yung tae, hindi po naduduming sa linggo. Pag po naipon yan, ala na po. Magsusugat na po yung ilalim ng ating daanan ng dumi. Ano po mangyayari doon? Tudugo po ang inyong ilalim ng puwet. Kung lalaki naman po ano gagawin, ikakatitir. Mamamaga po yung pinakabamban ng daanan ng ihi. Kaya mga kapatid kong mga lalaking kamukha ko, kinakailangan na kayo ay kumilos. Hindi niyong baliwalain. Ang aking sinasabi, humihingal ako ng pagbabalita sa inyo na ito, hindi ako sa tao humihingi ng ganti sa Panginoon. Ano ang hinihingi kong ganti sa Panginoon? Ang aking laging sinasabi, Panginoon, tulungan mo ko. Huwag ko na sanang maranasan ang sakit ng paralitiko. Huwag ko nang maranasan ang lumalaki ang suso. Huwag ko nang maranasan ang sumasakit ang tuhod. Mga kapatid kong minamahal, napakalaki po ng nagagawa ng dasal. At ako ang papaliwanag sa inyo at sasabihin ko sa inyo, kung nasa saan ang ating Panginoon. Nasa langit, nasa lupa, nasa lahat ng kanyang ginawa. Kaya kung sakali man po, hinihingahan po niya kayo ng hamog ng pagmamahal, ng mother pa rin, sa kabila po ng lahat, ito po ang sinasabi ko sa inyo. Lalo-lalo na po sa mga kalalakihan, kapag po kayo ay may prostate, ito pong lahat na ito, pumapasok lahat doon. Nawawala po ito. Ang nagaganap po dito para na lang tapon ng soft drinks. Yan po ibinabata ko. Ito po, hindi ninyo alam. Ito pong nakapaloob nito. Dumi ng panto. Uric acid. Bacteria. Lahat na iipon. Kaya kung bubuksan nyo po ang Facebook at YouTube channel, doon nyo po makikita. Kaya hindi pa man po
nagaganap. Labis-labis po ang aking pasasalamat sa inyo na eto po ang kapatid ng aking panggagamot. Huwag po kayo mawawalan. At eto naman po yung sa mga may mga hingal-hika, nagsisikipan dibdib. Kalamansi lang po ilagay niyo dito, hihingahan niyo po yan. Good for 2 minutes. Tatakban niyo po ang magkabilang mata ninyo para po hindi mausukan. At eto naman po ang aking ginagamit na pambomba sa puwet. Napakasakit po yata nang mabutasan kayo sa bituka. 250,000 po pag po nilubas yan. Pag po naman ipinasok, 250,000 na naman. Eh kung kayo po ay marunong nung aking tinuturo neto na gagalaw po kayo, silipin lang po ninyo. Hindi po ako kumakandidato sa inyo. Ito po ay para sa inyong kapakanan. Halimbawa po, ihalimbawa niyo po ako mayroon kayong lolang mother pa rin na taga Bulacan na sinasabi sa inyong lahat. Ha? Ganon din po, para kayo ay hindi nagdududa sa usog-usog. Ang bata po, lalagyan niyo po ng pula sa ulo. Hindi po magkakaroon ng depekto. Yung po mababate, yung po. Kaya marami po naliligaw ng landas. Sa kabila po na aking mariing paliwanag, isang pagbati, paggalang, sana marapatin ninyo ang lahat. Sa totoo lang po, sa pagpapaliwanag ko pong ito sa inyo, paligong-paligo na po ako ng pawis. Pero ano po ginagawa ko? Araw-araw po, dinadalaw ko kayo na balita sa pamamagitan ng Facebook. At ikakaryo ko rin po sa inyo, eto po. Kung kayo po ay may pera, bumili na po kayo sa Mercury. Pupunuin nyo lang po ng tubig ito. Yung mga may sakit sa bato. Kahit na po hindi kayo pumunta kay Mother pa rin. Panoorin nyo na lang po. Ha? Yung pong may mayoma, nakagagamit po ako ng 10 puno ng tubig, water bottle. Kinakailangan po. At yung pong lalaking hindi maihi, payuyukuin nyo po. Pagkatapos po, nakaganyan po yun, nakayukod parang baboy. Isundot po ito, mga may helper po kayo. Isusundot po ito. Alam nyo ba yung daanan ng ihi ninyo? Pag inilabas nyo sa anirola, naku po, alkitram po ang labas. Palakpakan nyo naman mga kasama at sa inyo ako. Humihirit ng power. Kasi yan ang bala natin, yung panalangin ninyo sa Panginoon. Na ang kandila po dito ay nangungusap. Kaya isang magandang-magandang umaga po ang aking pabalita sa araw at oras na ito. Ang ating punto na natinalakay ay tungkol po sa tubig sa baga. Pagmastay niyo po itong tubo nito. Tutok. Ito pong tubo nito. Ayan po. Oh. Hindi po pupunta tubig na paglalaro dito nalalangoy. Dito po lahat nagmumula. Kumbaga po sa pitak-pitakan. Kumbaga po sa plaisdaan, sa paluksuhan. Doon po lahat ng sentro. Kaya ngayon, yung lahat ng may mga karamdaman na tubig sa baga, may paraan tayo dyan. Matutulungan ko kayo. Basta, ang number one dito, yung higit na paniniwala nyo sa itaas. Pangalas mo sa akin, ako naman ay ginabot sa kasangkapan. Kasi ito pong mga sinasabi ko, salita ko na ito, without practice, kung saan po iliko, walang iniwan po sa pagsakay sa sasakyan. Pag sinabi pong hagunoy, hagunoy, yun ang talakay. Pag sinabi pong diretsyong malolos, malolos. Pag po sinabi Malacanian, ayun na po. Ang ibig po sabihin nun, ang tinatalakay ko malayo na prostate. Ang prostate, mga kapatid. Sumisigaw ako sa inyo. Hindi operahin yan. Bacteria lang yan. Pasimula hip A, hip B, hip C. Hanggang sa barahan ng ihi. Kapag nagbara na ang ihi niyo sa kaliwa, mamanasin na kayo. Ganon din yan. Kaya yan, tubig sa baga. Iyan, ang kapatid niyan, ay manas. Nabubuntis, hindi nakararaan, namamaga sa kolor nga, sir. Sa madalit salita, marami na po ang nabalita sa inyo sa umagang ito, na sana po, sumaisip, sumapuso, ibaksi ang masama, pulutin ang mabuti. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo-lalo na yung na nakikinig sa akin sa Facebook. Hindi ko po tunay na mapabayaan kasi po
Nararamdaman ko pong maraming naghihintay sa aking balita. Lalo-lalo na po na umaakit po ako sa inyong lahat. Lahat po tayo may karamdaman. Lalo-lalo na po ngayon. Kaya lang po ang PS ko lalagay dito. Kung kayo po may mayoma, huwag po kayo magpabaksin. Kung kayo po may diabetes, huwag po kayo magpabaksin. Huwag po kayo may prostate, huwag po kayo magpabaksin. Itanong niyo po sa akin bakit. Kasi po, iba na po yung dadaloy na gamot doon. Aandar lang po ang sakit. Mabibilis po kayo. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y pinagkatiwalaan na lumagar dyan. Hindi sapat yung sasabihin niyo sa pasyente, wala kayong pananagutan, permado sila na ano man ang mangyari. Hindi po ganun. Kinakailangan po na hindi baling mausisa. Isa po, pangalawa, hindi baling mahirap kausapin ng tao, basta tama. Kaya kung ako man po, eh nagbibilin sa inyo, sa magandang patakaran, hinahabol ko lang po kayo. Kaya po si Mother Paring, huwag niyong bibigyan ng kasalanan. Hindi ko po ginusto ito. Hindi po ako bayaran. Kaya ito po, isa lamang pagsunod ko sa Panginoon sa konting nalalabi ng aking buhay. Naririto ako sa inyo. Humaharap ako sa inyo. At para po sabihin ko sa inyo lahat, ito pong aking ginugusan dito. Bumili po ako ng isang TV na halagang 30,000. Para po ako'y malapit ng mamahinga, paandarin ko na lang po, magkapampanonorin ko na lang po yung dating nagdaan sa aking buhay. Kaya po ang larawan ng isang tao, kinakailangan sisinupin nyo. Hindi ko po sinabing pulutin nyo ko. Hayan po ako. Kapag po yan inilagay ko dito, ha, mula pagkabata ko po, naka-televise po lahat. Lahat po ng ginampanan ko sa pagpapako sa krus, naririto po. Lahat po ng ginampanan ko, pinuntaan ko, naka-record. Lahat po ng tao na ginamot ko, yung katanong ako, naroroon po lahat. Kaya isang mariing umaga, ganding pala, mabuhay ang bansang Pilipinas. Sa kadahilanan, tayo po lahat, dudulo sa Panginoon. Babalik tayo sa loob ng simbahan, pakikipag-unagnayan sa Panginoon. At saka huwag kayo makikipagtalo. Makikipaglaban. Pag po walang kamunasan na dapat pag-usapan, stop! Kaya Mother pa rin po ito. Salamat po at ako po aawit. Hindi ko po alam kung ano ang aking aawitan. Ako po nakangiti sa inyong magandang umaga. Ito po ang aking awit. Diyos ko po. Ako sa inyo ay nanawagan. Tunay na namamanhikan, ikinakandidato ko na ang kasakit at karamdaman. Kaya kayo na ngayon narito, tubig sa baga pinag-usapan ta. Kaya hindi niyo malilimot ang lahat ng ibinigay. At ngayon ninyo pagmamasdan sa buhay na kasaysayan. Huwag kayong liliko sa mali, idiretso nyo na ang buhay. Habulin nyo katotohanan sa nalalabi ninyong buhay. Ang Diyos ngayon ang mamamayani sa inyong kinalagyan. At ngayong ito'y narinig nyo, Mother na taga Bulacan. Sa tuwi-tuwi narito, sa inyo'y nananawagan. Kaya ngayon ako'y nakangiti, kayo'y akin ang pinagmamasdan. Kahit saan kayong lugar, kayo'y aking ipinagdarasal. Matapos ito'y narinig nyo, mga bilang na minamahal ko. Mga kapatid kong narito, ayusin nyo ang buhay nyo. Di baling tayo ay mahirap, basta tama ating ginagampanan. Kaya huwag malulungkot sa sinapit ng iyong buhay. Lalo kung kayo'y may karamdaman, ito ang kailangan. Kayo'y laging tutungo at sa busog ng dasal, magtibay ang paniniwala, basta ito ay sadyang tama. Ang Diyos ngayon ay narito, sa inyo ay tutungo. Marami pong salamat. Magandang umaga po. August 13 po,
ang ating pong tinalakay ay masyadong makahulugan. Kung sino man po ang tatamaan, huwag pong magagalit. Mas maganda po ang may bumabati kesa sa wala, naiintindihan nyo. Marami po tayong magpag-iingat. Sa akin pong pagdulog at panalangin sa inyo, ito po ang aking dasal. Mga kapatid kong minamahal, tayong lahat ay magsama-sama. Ayusin natin ang ating buhay. Ang Diyos ang ating paniwalaan. Umiwas tayo sa mga kaaway. Kaya, idiretso natin ang tama at batas matuwid na kung kayo may karamdaman, huwag kayong mag-abala na kung ano-ano. Sikapin ninyo na pumunta sa isang manggagamot, kanya-kanyang kinalalagyan. At kapag kayo ay nagpunta, nagkakaroon kayo ng liwanag. Hindi nyo masasabing kayo ay pabaya. Kaya lang mga kapatid, wala akong masasabi sa inyo, kundi tungkol sa mata. Kapag mata na ang pinag-usapan, mga kapatid, naubos na ang lente. Kapag tumanda na kayo, hindi na pwedeng iberahan. Kaya ang tanging kong masasabi sa inyo, bumili kayo ng salimi, uminom kayo ng karapat-dapat na inumin ng gamot, ayusin ninyo at para ang mata. Kasi ang mata, naririyan ang ating buhay. Pag tayo ay nabulag na, masahog sa patay na tayo'y kumikilos na buhay. Kaya mga kapatid, isang halik na bilang magulang ng isang Bulakenyang mother pa rin. Marami pong salamat. Palakpakan niyo naman ako. Marami pong salamat sa lumayan ko sa aking mga kapatid na nakikinig dito, na sila po ay may dudulog na karamdaman. Marami pong salamat sa inyo. Huwag niyo po kami pagsasamahin. Bye-bye po. God bless.